Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Unawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, sinabi ng punong saserdoteng Sersias, nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman nito. Nang matupad na ang utos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing, nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Ako'y binigyan ni Helsias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Binapo niya ang saserdoteng si Helsias, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbar na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Safan, at ang mayordomong si Asya. Sinabi niya,
Isanggunin ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa akin dahil sa pagsubay ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Josias ang matatanda ng Huda at Jerusalem at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa platforma ang hari at paintim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan. At iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Higit pa sa paghahangad ng yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay. At ayon sa pangako mo'y pagpapalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa punay manatili, si sa atin lalagi, mamumungang maluwalhati. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabubuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga po. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung sakaling atin pong bibigyan ng saysay ang ating ebanghelyo sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ng Panginoong Heso Kristo na dapat tayong maging mabuti. Sa araw na ito, itinuturo at ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng kabutihan. Unang-una, dapat maliwanag sa atin na ang kabutihan natin ay galing sa Panginoon. Sapagkat isa sa kalikasan ng Diyos ay kabutihan. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Diyos, kailanman hindi nag-iisip ng masama. Kailanman hindi nagsasalita ng masama. Kailanman hindi gumagawa ng masama. Kaya't kung ang Diyos ay punong-puno ng kabutihan, tayong lahat bilang kanyang anak, inaasahan na mabuti din ang ating ginagawa. Hindi lamang sa ating pananalita, kung hindi maging sa ating pagkilos at paggawa. Di po ba't ganitong ganito ang buhay ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno? Ang kanyang buhay mula nang siya'y pumasok sa kasaysayan ng tao hanggang sa kaniyang kamatayan sa krus, punong-puno ng kabutihan. Wala ni isang pagkakataon na si Jesus Nazareno gumawa ng masama laban sa kaniyang kaaway. Wala ni isang pagkakataon na gumawa ng hindi mabuti sa kaniyang kapwa. Ano pat maging ang kanyang mga kaaway ay kanyang pinatawad at kanyang minahal. Pagmasdan ninyo ang nangyari kay Jesus Nazareno, di po ba't siya'y nilibak ng tao? Hindi siya pinaniwalaan, dinuraan, niyurakan, kahit wala man lang kasalanan? Ano ang nagdala sa mga tao para gawin iyon sa kanya?
inggit, galit, sapagkat si Jesus Nazareno, totoong Diyos at totoong tao, ngunit hindi nila matanggap. Si Jesus Nazareno, nakakapagpagaling ng mga may sakit. Si Jesus Nazareno, gumagawa ng mga imposibleng bagay, samantalang ang mga Pariseo, ang mga eskriba at mga Hudyo, wala ni isang napakagaling, bagamat magaling magsalita, bagamat punong-puno ng katalinuhan. Di po ba't ang kanilang inggit humantong sa kamatayan ni Jesus Nazareno? At imbis galit at puot, imbis paghihiganti, hindi ito ang nasa isip ni Jesus Nazareno. Sa kanyang huling hininga, ano pang sinabi niya? Panginoon, patawarin po ninyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganitong kabutihan at ganitong pag-uugali ang inaasahan sa atin bilang mga anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tayo ay inaasahan na talagang maging mabuti sapagkat tayong lahat galing sa mabuting Diyos. Kaya nga anong sabi sa Ebanghelyo? Ang isang mabuti hindi maaaring magbunga ng masama. At ang masama hindi maaaring magbunga ng mabuti. Kung mabuti ang ating pinagmulan, dapat tayong mga anak ng Diyos maging mabuti din sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kaya nga anong sabi sa Ebanghelyo? Mag-ingat sa mga bulaang propeta. Magaling silang magsalita, subalit kulang sa kanilang paggawa. Hindi ito ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Inaasahan sa atin maging mabuti sa ating pag-iisip, maging mabuti sa ating pananalita, at maging mabuti sa ating pagkilos at paggawa. Sa ganitong paraan, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nakikilala na tayong lahat ay tunay ngang mga anak ng Diyos. Kapag tayo'y gumagawa ng mabuti, nakikita at nasasalamin sa atin si Jesus Nazareno. Kapag tayo'y gumagawa ng mabuti, ang ibig sabihin, tayo ay lumalago at tayo ay namumunga sa ating mga kilos at gawa. Tayo ay mga binhing ipinunla ng Diyos. Tayo ay dapat yumabong at tayo ay dapat umunlad at lumaki sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Ang kabutihan ay nangangahulugan din ng kagandahang asal. Ang isang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, mabuti ang pag-uugali at maganda ang kanyang asal at gawa. Ang isang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, ang laman ng kanyang puso, pagpapatawad at pagmamahal. Kaya nga si Jesus Nazareno mismo ang ating dakilang inspirasyon, sapagkat si Jesus Nazareno hindi lang basta nagturo at nangaral, kung hindi isinagawa din ang lahat ng kanyang itinuro at ang lahat ng kanyang ipinangaral. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa bisa ng ating mga binyag, tayo ay naging anak ng mabuting Diyos. Sa bisa ng ating binyag, tayo ay naging kapatid ni Jesus Nazareno.
Kaya nga sa pamamagitan ng iisang binyag na natanggap natin, inaasahan sa bawat isa sa atin na tayo rin maging mabuti sa lahat ng oras at pagkakataon. Dahil ang ating kabutihan, yan ang magdudulot sa atin ng ibayong pagpapala. Ang kabutihan natin ang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos, sa langit, sa presensya ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya tungo sa daan na naghahatid ng pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mga mapanghangad na pinuno, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalang katarungan naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, nawa ay ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang pagsusumikap, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapatid at kadiboto nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan at basbasan sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alay.
anak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwa bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig, bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po.
Kristo aming tinatanggap, nagbibigay buhay, kaligtasang ganap, dakilang kaloob ang sa aming bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramento, banal na kahanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramento, banal na kahanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristo sa krus ay umagos, mula sa sugat niya't tagiliran, inulos ng nagugas sa salang nagawa ng taong nag-iusa at tapat ang sumpa. O sakramento, banal na kahanga-hanga, papurihan natin lahat ng bansa. Sakramento, banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement, mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang muling pagbabasbas, muli mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ipinapaalala po sa ating ebanghelyo na ang ating Diyos ay mabuti. Siya ang bukal at pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Kaya tayong mga anak ng Diyos, inaasahan din sa atin tulad ni Jesus Nazareno na ating Panginoon at tagapagligtas, tayo din ay maging mabuti sa isip, sa salita, at sa ating paggawa. At makakaasa naman tayo sa mga taong gumagawa ng mabuti
at may kagandahang loob, yan ang pinagpapala ng Diyos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal panagin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati namin.